In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The second Sunday of Advent introduces to us the future of John the Baptist. The forerunner of the Lord, while the first Sunday of Advent provided a sweeping vision of the first coming of the time to come. Today we are reminded that the time has begun. The promises are going to be fulfilled. Even and now, the word of the Lord summons John and the desert, and the prophet begins his ministry preparing the people for the Messiah, who though yet to be revealed, is already in the reach. May we hearken to the herald's invitation and make ready the way of the Lord. May we acknowledge our sinfulness and our pride that lack the Lord's coming into our lives. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the saving mysteries. I confess, Almighty God, and you, my brothers and sisters, that I greatly sin in my thoughts and in my words, in what I have done and what I am going to do. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty and merciful God, may no earthly undertaking hinder those who set out in haste to meet your Son, but may our learning of heavenly wisdom gain us admittance to his company, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, Jerusalem, take up the robe of mourning and misery. Put on the splendor
A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I pray always with joy in my every prayer for all of you, because of your partnership for the gospel. From the first day until now, I am confident of this, that God has worked in you. We continue to complete it until the day of Christ Jesus. God is my witness. How I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may increase ever more and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the full of righteousness that comes from Jesus Christ, for the glory and praise of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Please hold on. Ang tinig na sumisigaw sa
sa ilang. Magsisi kayo ng paligda ng inyong mga kasalanan. Ang pagkailan ni Juan Bautista, ruwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Well, ito mong dahil na kayo ko, kung inyong pumapapansin, ay bahagi ko na binibigyan natin ang tingin sa panahon na Advento at sa panahon na Kwaresma. Ihanda nito ang karaanan ng Panginoon. Bahagi ko na makita po natin sa ipamerumay natin sa araw na ito. Sa unang bahagi ay sinisong pinamahayag po ni San Lucas ang historical perspective. Tama, pati yung panahon ni Emperor Tiberius. Bakit ang namatid si Emperor Tiberius? Si Emperor Tiberius o Tiberio ay Emperor ng Roman Empire. Kasi during those times, Israel is under the colonial power of the Roman Empire. Si Pontius Pilate bilang gobernador ng Judea. So during those times, yung representative ng Roma, the Roman Empire, ay inaawakan po ni Pontius Pilate sa inihawag sa lugar niyo at ay nakasig sa Judea. Yung tinatawag po namin tetra, at yung pinangit na tetra, Herod, si Philip, at saka si Lysinias. Ibig sabihin, nakita po ang Israel ay nahati sa paningin na tatlong kaharian na nabanggit. So, pinag-aliyahan ang tatlong ito. Kaya tawag po kayo tetra. Binahagi rin po yung namumuno sa pananampalataya ng Diyo na kung tawagin po nila ay the high priest, si Caiaphas at saka si Annas. Ito yung pasya na ipinapahayag ng inyong panahon na ipinamanig ni Juan Bautista ang kanyang mensahe na inihanda ang daraan ng Panginoon. Kung malita po natin, ito yung mga salita na pinahayag ko ni Propeta Isaias. Pero hindi namin makakamahal ito sa aspeto po ng luwang tipan na ipinahayag natin sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Baruch. Ipinangito namin sa unang pagbasa. Ano yun? Na ito yung panahon na ninipunin ng Panginoon ni Yahweh ang kanyang payo. Kasi bakit po? Nagkakot-kakot at nagkakaiwa-iwalay. Kung saan pumunta ang mga Israelita ng panahon na ito. Kaya nang parangayin ni sinasabi ng mga pumitawan, ayusin. Ayusin ang bayan ng Israel. Panhingin na makita yung pagliligtas ng Diyos. Inahayaan naman yung makita ang bayan ng Israel. Kaya kung gabi, titibagin ang mga mundo, ayusin ang mga daan. Tutuloy rin ang mga daan, hindi na ipaluto. Aalisin ang mga lupat. Ibig sabihin, ito yung panahon na kung saan ay hinahanda ang bayan ng Israel sa pagdating ng tagapagligtas na walang iba kundi ang inihintay ng Mesiyas. Ang antukong na ay ito naman ang aming Panginoon Jesu Kristo. Kaya ito yung hamon na bakit ka po natin. At ngayon po, kapag sinabi namin prepare
isang political party, yung niyakawag ko na ni tamang daman, yung matuwid na landas. Pero bahagi yung ano sa aking image na hindi naman manipo sa akin, ay kapag sinabi mo tuwid na landas, ayun o, politically anong image ay binibigay? Crime buster. Anong pag-ibig sa binibigay kapag mong pinag-usapan ng political slogan na tuwid na lahat ay yung tinatawag na equal opportunity, makasabay o mga mahihirap ay makasabay sa mga mahihirap. Pero sa larangan mo ng pananampalataya, pag sinabi mo laging tuwid na landas, o tuwid na lahat, ano yung ibig sabihin mo sa akin? Sa Ebanghelyo, pakitipan natin dalawa. The image of baptism and the image of confession, the forgiveness of sins. Pagamat ko sa panahon na yun, ay isang pagkapahayag na kung saan ay ito ay magkakaiba. Pero ngayon naman ako ay makita ko kami wala na ibang pananampalataya sa akin, wala na ako sa iyo na hindi pa naman pananampalataya ang katulong kong Kristiyano. Yung mga pagtutunan namin pansin ay yung image of the sacrament of reconciliation. Pagkaman ko pareho na nagpapahalaw na renunciation of the old ways, ang pagbabago ng landas, ang pagbabalik sa harapan ng Diyos. Pero mas makita ko sa akin yung imahe ng sakramento ng pagbabalik. At ito po yung bibigyan natin na hindi ng pag-inilan. Siguro po masabi natin ito at mapapaganda ang pagtahag sa tamang landas, ang umayon nito na sakramento ng pangungumisa. Alam kayo, sa sakramento ng pangungumisa, una kinikilala natin ang alin. Ang tunay ng pagbabago, a genuine change of heart and a change of society starts with acknowledging the presence of God. Kasi akala mo iba, pwedeng magkaroon ng tunay na pagbabago ng walang Diyos. Ito po ay naging bahagi na ng karanasan na lipunang aming ginagalawa. May mga tao at naman nila, may mga buko na naiiwala ang akala nila magkakaroon nila ng tamang landas ng walang Diyos. Sa karanasan ng tingin, mahita po natin, magbibigay lang po ng dalawa. Una, ay yung nasa Germany ng panahon ni Hitler. Akala nila mapagalawin sila ng pagbabago na kahit na walang Diyos. Isa ang mga World War II. Yun ang nangyari. Kasi akala nila makakamitin ang pagbabago ng walang Diyos. Akala nila pupunta ng walang Diyos. Hindi, ano lang tayo magkakalo? Ano pa yung isa? Yung Communist Party, yung mga bansa na akala nila, pwedeng matapos. Pero gano'y po, yung mga Communist Party sa kaya. Pero ngayon, makikita po natin, they're already in the place of compromise. Bakit? Nakikita nila, na kaya mga paraan ang buhayin nila ang Diyos. Hindi. May naging sumiksiko eh, may mga nananalo. May mga mananalo na kaya na ano, nagtyatya ka,
dapat mo maging maliwanag sa akin. Na ano, sa gitna mo ng aking pag-usulika, matulad ng unang pag-aya na ipinahayag ko sa akin ng ikalawang pagpasa. Sa ikalawang pagpasa ko, sinasabi sa akin isang pakto, matulad ng kanyang ipinahayag sa mga Pilipyas, na kung saan ay Filipos, no? Na kung saan ay anong sabi niya, remain doing good. Live a life, live a virtuous life. Pero alam natin, sa ikaw ng pag-usumikap ng tao, may pagkakamali, may pagkukulang. Kaya ka nagsusumikap tayo ng pagkabuti. Kaya ano kinakailangan? Kinakailangan natin ang patuloy na awa at pag-ibig ng buong kapal. Na makakaming tamang natin. Una, sa pag-iwala sa kanyang dakilang awa at pagmamahal. Kaya mas lalo pag-itibahan ito, ngayong panahon na ito, na itinatalaga ng isang Papa, ang Year of Mercy, dahil sila po na ating pagbibig o Year of Mercy. Lalo pa mong pag-itibahan ito, kaya po sa December 8 sa Roma, bubuksan ang Door of Mercy. Sa bawang po dahil si Jesus, nagtatmalagarin ko ang Papa ko mismo sa pahintulong ng Vatican na magkaroon din ang Door of Mercy dito po sa Diocese of San Pablo na kung saan tayo nabibilang dalawa. For first and second district, yung Salandala, yung Shrine of the Holy Sepulchre, yung para sa Fourth and Fourth District, yung Shrine of Our Lady of Guadalupe in Pagsakan, Laguna. So ito yung buksan sa Shrine of Silver Cross 11, yung Shrine of the Lady of Guadalupe sa December 4. Pero ito, para ipapatay kaya po magigpahagi yung mga ating pagdito sa inyo, punta kita ng awa ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala yung awa ng Diyos. Yung tuwing mo ng Diyos, kinakailangan na kung nakanan mo yung pagkakawa ng Diyos, muna ang Diyos na sa tulong ng pagmamahal ng awa ng Diyos. Yun yung kinakailangan natin na mabigyan ng higit ng pagmamahal. Na ang tunay na landas na ating papakain ay gawa ng Ama at pag-ibig ng Diyos. Kaya doon ang pangitaon natin sa sakramento ng pagkasabi. Kasi yung akala ko ba, sabi ko ba ang nakaraming ko, dahil yung palaging ng pagkasabi, kaya may pagkakaya natin ay pagkaman yung komunikasyon natin bilang mga mananang marapayan na po yung Kristiyano. Mag-isa na lamang sa loob ng isang taon. Pero ini-encourage sa akin na sana po, at least twice a year, during time of Advent and time of Lent. Umaari. Hindi ko pala ang kasalanan para kayo. At least twice a year, beyond the requirement na hinihingin sa amin ng simbahan. May mga organisasyon ng simbahan na kung maaari ay hinihingan sa kanila na mag-umpisa every month, patulad ng palimbawa ng kasulatan ng pananamin. Pero napapakawa natin na nga, kung misa nyo iba kasi ayaw na umpisa yung palagi kasi nasabihin ng iba, ha, kaya siguro palagi na umpisa yan, maraming kasalanan niya. Hindi mo yun. Hindi mo yun ang sumatan kung ikaw ay may maraming kasalanan, hindi. Kung palagi ka nang
tunay po makita ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Yun po yung ibinibigay ng sakramento ng kumpisahan. Kasi akala nyo ba, yung kumpisahan parang basketball, kasi kung yan parang sa mga professional box, parang professional box, tulad. Parang nakala nyo ba, basketball yung kumpisahan? Hindi. Palitan natin ng pagkaunawa na ano, dito pa hindi ng tulong para mapaglabaran mo ang pagtugol sa panawagan ng sa mga pagkaunista. Duwilin natin ang landas ng pagkaunawa. Doon ka hindi ng awa at pagmamahal ng Diyos. Sa mga
siya. Bahagi mo lang sa alam mo namin kalimutan. E ba minsan niya mga tao nakikwede na ang patubusin? Doon sa kasalanan ng tagumpay mo, nakasala ako. E huwag mo tayo kwede mo. Sabihin mo nila mga nasunyan ako. Kung minsan mo may mga tao nagsasabi sa harap ng kanyang sinabi, wala pa akong makita kasalanan na. Ang nakita ko lang ay kasalanan ng kanyang tagumpahan. Sometimes ay pangit sa ako, ano kasalanan mo dyan? Ay, matagal ako rin nagamit sa tagumpahan. Hindi na naman sabihin mo. Nagamit ka sa tagumpahan mo. Sabagay, ito yung bahagi ng makita ko natin. Hindi ba hindi ko sa harap ng buong kapag. Kasi yung pinangako sa iyo ng Diyos, ay pinangako sa iyo ng ano, a change of heart. Not tomorrow. Bahagi ko kung sa mga alam natin. Lahat ay magbibigay ng solusyon. Kasi sa pagkakit ko ng pag-usap, yun ay makita natin yung paraan ng kapilang awa at pagpapagawan ng Diyos. Kung isa na kasi nagiging counseling yung confession, iba po yung counseling, iba po yung confession. Kung isa tayo mga Pilipino, ginagawa natin counseling yung confession. Ay isa lang po ang ating gawin counseling yung confession. Lalo-lalo ako. Sa panahon ng Lenten season, lalo-lalo ako sa mga panahon na nakita ng mahaba yung pila sa pangungisa. Magkaroon tayo na sariling panahon para po sa counseling. Mag-prescale mo, mag-prescale yung mismo kayo. Pati pwede mo mga katanungan. Pwede mo mag-itanong ito. So, make an appointment for counseling. Kasi yung confession is not counseling. Pag-aakala ng iba, ay, sinabi lang sa akin ng pari ay, o, wag ka nang magkasala, magkasala ka lang ako mga namin, kasali mo makisisi. Pag-aakala ko ba, umpisa na kayo, yun ang sinabi sa akin ng pari, hindi ba, mapa-apa. Alam mo, umpisa ng mga pari, natin tayo, kasi umpisa niyo mga sa Kristo, nakukusin kung kinakailangan ng tugunan, kasi pari, hindi tayo nasaray eh. Hindi tayo nasaray na magkaroon ng counseling. In same way, confession. Pero kung yung confession ay confession kahit na wala counseling na yung pagpapatawad sa iyong kasalanan isinap na makita mo ang dakilang awa at pag-ibig ng Diyos. Pero kung umisa sinasabi ng iba, patat ko yung dami ko lang dami ko nang hininga ng counselors. Dami ko nang hininga ng kahit kung isa hindi ko makita. Alam mo nang ito sinasabi ko, kahit ko siya, simple ko ng confession. Maumisa na, kaya kung umisa hindi ko natin nakita yung aking demisyon. Hindi ko natin nakita yung kumit na nagtas. Namumunado tayo. Namumunado tayo sa harap. Sa kasalanan. Katulad ko nang hindi si Pilipayo sa amin sa unang pagbasa. Na inaayaw ko sa tao ng pagkakaroon ng sabi nito. Jerusalem, take off your robe of mourning and misery. Kumisan po tayo na nalangunan na kagustaan at ng mourning lalang lalang na magunod ng kasalanan. Yung going to confession ng kumisan, inaalis. Yung nakahanap sa ating kaisipan para makita natin yung tamang landas na ating tinataha. Simply, by going to confession, even without counseling. At yun po yung makita ko namin sa sakramento ng pag-uusa na mahaba-mahalagahan natin lalo-lalo na ngayong panahon na ito ng Adbento. Sabi ko ako, yung aking iskrito ng Martes ay nakalimbas na noong December 1, araw po yun ng Martes. Pero kung ano pa yung
sa pagkasabi ng ating kasalanan sa harapan ng buong Diyos. Yun pa nga nang ibigin ko yung Juan Bautista. Para matahak ito, matandas ng tuwing, matandas ng Panginoon. Repent and believe in the gospel. Magsisi kayo.